duties at mga motherhood, mga fatherhood do ay lumalantad na rin. Anyway, salamat sa Panginoon. Palakpakan po muli natin ang mga katatayan. At I just want to recognize, salamat at nakita ko ulit yung kapitbahay ni Brother Harney na nandito ulit. Salamat kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang pamilya ulit sila at it just feels good to be in the house of the Lord. So inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at sa gawa ho natin ng banal na hapunan. If you have your elements po, yung tinapay at ang dugo, ang saro. Kaninang umaga, yung isa kong anak na babae, ubong-ubo dahil napagod galing, actually before pa nung kanilang field trip kahapon, masama na ang pakiramdam. At gabi na ho sila dumating, alas 11 ng gabi. At ang sabi ko ay magpahinga na lang at mamaya ho kasi may review at tutor para sa exam bukas. Pero yung isa ko hong anak na lalaki, sabi niya, hindi po pwede, dapat magsisimba tayo. Sasamahan ko si daddy. Ayan, kaya alam niyo, nakakatuwa, if you inculcate the right foundation, kahit yung sabihin mo, huwag na kayo magsimba, sila na yung mag-i-insist na magsisimba dahil alam nila na masaya sa biyaya ng Diyos. Amen. Mas masaya ito sa Nuvali, mas masaya ito sa SM, sa biyaya ng Diyos ay laging may himala. Amen. Alam ko na hindi ko na kayo papapalakpakin dahil may hawak kayong tinapay. At salamat po. At ayan, meron na sis. Ayan, thank you. So sige po, tayo po'y dumako sa banal na hapunan. Let us bow heads and let us pray. O aming Ama, marami pong salamat sa iyong katapatan at kabutihan. Kung hindi ka nabuhay na maguli, baliwala at walang saysay ang aming pananampalataya. At salamat at ikaw ay nabuhay na maguli, kami makalalapit sa iyo ng buong lakas, buong sigla at buong tapang at pananalig at pananampalataya at makakahiling sa trono ng biyaya. Kaya salamat po na ang aming lahat ng kasalanan ay hinugasan mo na at huwag kaming madiktahan ng aming mga nakaraan, ang mga bagahe, ang mga pasanin at kabiguan ay mawalan na ng kapangyarihan sa aming buhay ngayon sapagkat kami ay nilinis na at pinatawad at may kagaanan at lahat ng sumpa ay nakansela at pinawalang bisa sa bagong dugo na nabubos sa krus ng Kalbaryo. Kaya aming Ama, maraming salamat. At makakatayo kami sa umagang ito na ani mo'y nakasuot ng puting-puting kasuotan. May turban sa aming ulunan na kung saan kami ginawaran ng putong ng karangalan at kapayapaan at kabutihan ng aming Panginoong Hesus. Kaya aming Ama, maraming salamat. Inihanda mo ang landas na aming tatahakin at ito'y laging pabuti ng pabuti. Bagamat may mga pagsubok, may mga lubak at may mga paghadlang, kami ay makakapagpatuloy sapagkat ang pag-ibig mo'y laging sariwa bawat umaga. Salamat po, ikaw po ang aming pag-asa, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kayamanan, ikaw ang aming kaluwalhatian sapagkat nasa iyo ang lahat sa lahat. Ang aming trabaho'y biyaya, ngunit higit sa lahat, ikaw o Diyos ang nagtutustos ng lahat sa lahat. Kaya salamat po, ang pangako ng iyong kamatayan at pagkabuhay na maguli ay aming inaabangan na ikaw ay muling babalik at dadagitin ang nagpapatuloy at nagtitiis hanggang wakas, sila ang maliligtas. Kaya biyaya, biyaya, biyaya para sa aming lahat upang hindi kami madaig ng mga hilahil at kapaguran at kabigatan ng sanlibutan, bagkus kami ay magpatuloy, lumaban at tumindig sa pangako ng Diyos na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po. At ang bawat isa ay dumako sa isang kalagayan. Ikaw ang aming higit na kayamanan at kapayapaan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hawakan po ninyo ang tinapay. Ang tinapay ay nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. At ang saro, ang grape juice ay kumakatawan sa dugo ng ating Panginoon. Sa katawan tayo ay nabuo. Sa dugo tayo ay nahugasan. Kaya ang mahigpit na tagubilin ay lagi nating alalahanin ang kanyang kamatayan upang huwag nating malimot na si Jesus ay babalik.
The greatest tragedy in life is when you see your names were not written or are not written in the book of life. Ang pinakamahirap po sa buhay na ito, pagdating natin sa kabilang buhay, ay pag namatay ho tayo at nandun tayo sa pearly gates of heaven, at binuksan ang aklat ng buhay at binasa, at wala ang inyong pangalan, ito ang pinakamahirap na kalagayan. Kaya salamat sa kanyang biyaya, tayo inaayos at binabago araw-araw upang tayo magkaroon ng kapangyarihan na wag nang muling mabuslot o mabihag ng mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya aming naman maraming salamat dahil si Jesus ay nagkatawang tao. Uulitin ko po, nagkatawang tao, hindi tao. Pag sinabing nagkatawan, pansamantala lang. Siya'y naging katulad natin, pero siya'y Diyos pa din. At siya'y nagtagumpay, kaya nga sabi niya, ako'y nagtagumpay, at kayo din ay magtatagumpay. Salamat po, Ama, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Kanin po natin ang tinapay, at sabay nating inumin ang saro. Brother King? Sa si Brother King? Lagay mo dito yung ating ano, illustration. Sige po, manatili po kayo sa inyong pagkakatayo. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Kawikaan. Jermaine, okay ba tayo? Ayos? Amen. Kawikaan, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 12. Sige po, manatili tayo sa pagkakatayo. Basahin po natin sa verse 1. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang ang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay. Pakihinaan yung monitor, ano? Ding Dong Dantes, pakihinaan nga yung... Upang ang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwintas mo ito sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kayawi kang magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati at gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging nang aapaw. Sisidlan ng inumin at hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. At ang kanyang pagtuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ang daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Manalangin po tayo. O Diyos, aming Ama, pinapupurihan ka po namin. Ang pagsangguni ay napakahalaga. Ang pagtatalaga at paglagak ng aming buong puso ay napakamainam. Sapagkat lingid sa aming kaalaman, ang puso'y mapandaya. Ang puso ang nagpapasya kung ano ang masigit na papahalagahan.
Kaya ngayong umagang ito, kami po ay dumudulog sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng kapangyarihan na gawing mahalaga ang iyong itinakda. At ito ay ang pag-ibig kay Yahweh. Kaya tulungan mo kami na laging nakapako ang aming paningin kay Kristo Jesus na may akda ng lahat ng bagay, na siya ang nagsimula at siya ang tatapos. Siyang sumama sa amin at siya ang magiging patuloy na kasama namin. Sa aming kaligtasan, kaakibat nito ang kayamanan, kalakasan, kalusugan at kagalingan. Ito po ay buong package na ibinigay mo sa amin. Sa aming pagkakaligtas, naroon ang pagtustos, naroon ang provision, naroon ang pagkanlong, naroon ang pag-iingat, sapagkat ang iyong mga mata, ang iyong paningin ay laging naglalakbay at minamatsyagan ang iyong mga anak. Kaya ngayong oras na ito, dalangin po namin na kami ay dumako sa kababaang loob na tanggapin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan at wala ng Diyos na katulad mo na kailanman ay wala ng iba pang kami sasambahin. Simula nung panahon ni Abraham, Isaac at ni Jacob, isa lamang ang Diyos ng Israel na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At salamat sa iyong banal na pag-ibig na isugong yung bugtong at kaisa-isang anak na si Kristo Jesus na nagbigay sa amin ng katibayan at garantiya na siya ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya salamat po, mapuspos ang bawat isa, lumaya at magkaroon ng kaliwanagan sa kanilang puso't isipan na makita nila na ang aming biyaya, ang pangakong pinanghahawakan namin ay mas higit at mas malaki sa kaya naming hilingin. Salamat po Ama, sa iyo ang kabuuan ng aming buhay. Ikaw ang aming itinataas, ito ang aming samot na langin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen. Lumingon ka sa iyong katabi, sabihin mo, Merry Christmas. Merry galo ka na ba sa akin? Maigi ang bate, pero mas maganda kung Merry galo. Amen. Purihin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Hallelujah. Ano, Sister Marilyn, greetings is good, but we need gold. Hallelujah. Sana dumako tayo sa isang kaligayahan na tayo'y masaya sa pagbibigay. Ito nga ho ang sinasabi ko. Nag-post ako sa isang chatroom ng ilan sa atin hong mga kapatid sa biyaya ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Brother Harney created a chatroom para po sa mga OFW at mga seaman at mga nagtatrabaho na sa abroad. Ano ho, hindi ko nababanggitin ang mga pangalan nila. At in-update ko ho sila tungkol sa nangyayari dito sa ating church. At ang sabi ko, magandang ginagawa ng Diyos at talagang ang Diyos ay nagtutustos. And you know, we are family, amen? At hindi ako nahihiya na sabihin kung ano ang estado at kalagayan ng ating simbahan. Sapagkat naniniwala ho ako, kayo ho ang gagamitin ng Diyos para matustusan ang ating mga pangailangan. Amen? Walang iba ho. Hindi ho ang kapitbahay ninyo, hindi ko sino paman, kundi yung narito at nakikinig at nananatili. Sapagkat ang tanging may kapangyarihan lamang magbigay ay ang ating mga kapatiran. It will not go beyond that. Kahit sabihin mo pang sinong Poncio Pilatong mayaman na ilalapit mo ang ating proyekto, they will just give only 500 or 1,000 pesos. Pero kayo ho na naririto, nakakaintindi at nakakaunawa, at inaakap ang hamon, magaan at maluwag sa inyo ang magbigay ng 50 mil. Amen! Amen! Because you understand the cause. You understand the purpose. Diba? Kaya kahit wala ka, alam mo na nagtitipid ka para may maibigay sa gawain ng ating Panginoon. It is useless or it is vain if we put our trust to somebody else rather than to our brothers and sisters. Ang ating hong tiwala at pag-asa ay una sa Diyos at sa mga lalaki at babae na may hanap buhay, may negosyo, at nagsisikap na maging daluyan ng pagpapala. At sino po ba sa inyo ang gustong makaranas ng himala ng kayamanang siksikliglig at umaapaw, itaas ang dalawang kamay at ipalakpak ng napakalakas? Ipadyak ang dalawang paa ng napakalakas. Amen. Blessing. Huwag kayo natawa, nawawala yung iniisip ko eh. Parang kahapon sa kasal. Dahil talagang kinikilig yung dalawang ikinasal ko eh.
nasa Bible, ano na kami, ceremony, nalimutan ko yung sasabihin ko, ng purpose ng Bible. Kasi gusto nang mag-kiss nung dalawa eh. Sabi ko, relax lang muna. At alam nyo, masaya. Masaya hong magpakasal. Anyway, kung gusto nyo hong magpakasal at ang inyong pastor ang gusto nyong mag-officiate, at least you need to be a member of this church. Okay? At least 6 months and onwards and you should be baptized in this church. Tapos na ho yung mga panahon na, pastor, yung kumpari ko, kailangan may ikakasal eh, pero tagaiba silang simbahan, born again naman, no? I will just render my service exclusively para sa mga taga-biyaya ng Diyos Binyan. Amen. Also, the people who wants their children to be baptized or dedicated, ano ho, yung pagtatalaga, kung kayo naman ho ay hindi rin officially member ng biyaya ng Diyos, ay hindi ko rin ho kayo basta-basta maialay. At least, the family, okay lang kahit, you know what I mean, kahit single parent ka, pwede pa rin naman nating i-pray at i-bless, but at least you need to be a member of this church. At kung miyembro ho kayo, Sister Aren, nandiyan ka ba? O, wala ano. Meron ho kayong number. So yung number ho, that it will signify is that you are a bona fide member of the church. So you will have a record of your tithes and offering. At ito ho ay sagrado. Tatlo lang ho kaming nakakaalam ng mga kaloob at mga binibigay po ninyo. At it will remain secret. Tatlo lang ho kami. Ako, Sister Early, saka si Sister Lilia. Nakakaalam ng inyong mga ibinibigay na kaloob. At alam namin lahat ng pinagbubuhatan ng lahat ng ating financial sa ating tithes and offering. Kaya as you really involve yourself, we have our whole duty na kami din po yung makapaglingkod sa inyo sa magandang kaparaanan. Uulitin ko ho, again, by 2020, you need to be officially member of Biyaya ng Diyos. Water baptized, tingnan mo ang iyong katabi, water baptized ka na ba? At kung hindi pa, sumama ka next week sa Golden City. Sa December 14, may t-shirt, may entrance fee na 100 pesos, at merong pagkain, breakfast, ano ho. So, I just want to remind you, kung wala pa kayong number, i-approach nyo si Sister Aren and fill up the form and let us go to the process. Sapagkat naniniwala ho ako, ang pag-unlad ng simbahan ay sa pag-identify ng kanyang mga pinamumunuan. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, may number ka na nga ba ulit? Hallelujah. Ayun, balikan ko lang yung sinabi ni Sister Marilyn kanina. Your greeting is good, but we need gifts. Ayun, meron chat room ho ang mga OFW at I think na nanonood din po sila. Ang sabi nila, wow, praise God, ang ganda ng ginagawa ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Wow, Pastor, the Lord will provide. We are praying for the project of the church. At ako ho ay nalungkot. You can say to me that we will pray as if I'm not praying. Alam niyo, sa buong buhay ko, ginagawa ko na nga manalangin at manalangin. Please don't get me wrong. This is my calling. This is my task. At ito'y kasalanan kung hindi ako nananalangin. Kaya, don't ever tell me, Pastor, I'm praying for you that the Lord will provide. When I say that there is a need, don't pray, act. Hello? Pag sinabi kong may need tayo, don't pray, participate. Because if you will say to me that let's pray, we've been doing that. Si Pastor Magda nga pinadala na natin sa prayer mountain, o 7 days na nanalangin. And I think we have a lot of prayer warriors doing 24/7 na nanalangin. Kaya when you see a need, don't tell me, Pastor, let's pray about it. Pinapanalangin na namin yan. Kaya ang kailangan pag nakita po ninyo, Pastor, I want to give. Yan ang mga dali. Pastor, I want to participate. I want to donate. What is your account number? Amen, Sister Monica? Ano? Kaya sabi ko nga, nalungkot ako. Kausap ko si Brother Harnett saka si Brother Bernard. Ang dami nila. Siguro mga nasa 15. Sin zone. At sabi ko ganyan, naiintindihan kaya nila yung sinasabi ko na may project tayo.
Alam niyo naman, hindi naman ho kailangan maging palakihan ng pagbibigay. Katulad ng sinabi ni Brother Brady kanina, yung utmost desire. Pag maliit, pag pinagsama-sama, malaki din. Nakukuha ho ninyo. Kaya maganda ho kung talagang ngayong 2020, may para tiles na natin ho itong ating church. Ano? Saka, ang maaabot lang ho nung ating 226,000, ito ho, one-fourth na ito, saka yung trusses ng ilaw, aayusin pa ho ito. Ano, Brother Abet, ano, yun ang, tapos yung 150, aayusin ho itong buong church natin, papaltan ho ng buong kulay para magkaroon ng magandang ambience na parang mini theater ang inyo pong simbahan. Amen. Di ba napakaganda. Napakaganda ho ng plano natin para sa simbahang ito. At naniniwala po ako, it might be costly and expensive. Pero katulad ni Judas, anong sabi ni Judas? Panginoon, mahal yung pabangong yan, ipamigay na lang sa mahirap. Every time you give, worth and costly, yung worthy and costly, it is an act of worship. Because the thing that you withhold is an act of worship. Kaya kapag hindi mo binibigay yung dapat maibigay mo, it's an act of worship and you are being selfish and you turn it into idol. Kaya kapag hindi mo kayang ibigay, there's something inside of you na ikaw ay mas may mahalagang pamamanginoon kundi ang iyong salapi at hanap buhay. Remember, we cannot serve two masters. Kaya nga, sabi ko nga sa ating mga kapatid at sa misis ko nung nag-uusap kami, sabi ko, ikaw, kung ikaw ay halimbawa, nagtatrabaho ka sa iyong hanap buhay as stewardess or flight attendant, nakita mo na mayroong ganitong post, what is the first thing that you will do? Sabi niya, the first thing that I will do is to respond in any capacity that I could. Remember, giving is an opportunity. Kaya humahal na mahal ako ng gwardiya ng Morales. Every time they saw me, meron lagi sila sa akin pabuya at love gift. Kaya kapag dumadating ako, niraradyo na ng mga bataan sa baba, nandito na si pastor. Because they know that this pastor, this man, is a generous man. Tandaan ho ninyo, pag mapagbigay kayo, nakakapagpaligaya kayo ng tao. Hindi man malaki, hindi man ganong kalakihan, pero pag nagbibigay ka, nakakapagpangiti ka ng iyong kapwa. So dadako na tayo. Kala nyo special offering. Hindi yun. May illustration nga ako. Yun. Namiss ko kayo, grabe. 2 weeks ho akong inuubo. At alam nyo yung kakaubo mo, halos mapaihi ka na. Munti ka na ho akong magka-abs eh, sa kakaubo. Pero buti na. Sabi ko, okay to, hindi ka na nga nagsisitaps, magkaka-abs ka, kakaubo. At salamat sa Diyos at through natural therapy and prayer and salabat at turmeric, okay na ho tayo. Last Sunday, hindi ako nakapangaral because I can't. Talagang inuubo ako. Pero salamat kagabi, kumbaga ay nakapag-warm up ako sa wedding. 1 hour din akong nakapag-preach and now I'm ready. Sabihin mo siya katabi, ready ka na ba sa salita ng Diyos? Mukhang inaantok ka ata eh. Wala ka bang pamasahe? Bibigyan ka ni Brother Arman. Hallelujah. So, ang mensahe po na akin pong isi-share sa inyo ngayong umagang ito ay pinamagatang we aim to miss. Not all the time when we started, we finish it quickly or we finish it in a remarkable mark. Tayo ho ay pag nagsimula, inaakala natin matatapos ka agad. Alam ito ni Brother Abed, sometimes we have this fixed date. But most often, it goes beyond the duration that we are expecting. Kahit ito sa panganganak, pag sinabing, manganak ka on the 23rd kasi ninth month old na yung baby sa tiyan ng misis mo, but there will be some adjustment. It might be earlier or it might be delayed. At pagka nakita ng iyong obigayne, ay nakita at naamoy na medyo may pera ka, eh, sisarian na kaagad yan. Pag nakita, uy, may kotse pala ito. Teka, ano na, gusto nito, hindi na mahirapan, sisarian na, 80,000. Anyway, so nais kong ipunto, we always want to have a perfect life. We want to hit the bullseye. Pakilapit nga, Brother King. At dito ho sa akin hong ilustrasyon, kung pamilyar ho kayo sa paglalaro ng darts,
it will always start in a higher level, 501 or 301. It is a way of deducting. So kailangan masiro mo yung number, isusubtract. So susunod ka sa akin, cameraman, ha? Tayo pinapanood ng buong daigdig. So everybody wants to hit the bullseye, the cherry blossom. At pag na-hit natin yung bullseye, it has a specific, anong tawag? Oh! Oh, yeah, yeah. Na bullseye na. Oh. Wala. So pag tinawag, sa susunod, papa-architecture ko na rin ito kay Abet eh, para matibay. So, pag tinamaan ho yung red cherry, it comprises to a word. Brother Armand, dyan ka lang. A word or point, 50 pesos, 50 points. Tapos, dun ho sa outer, Brother Armand, liga. Dito sa sa outer, pag ito ho ang inyong tinamaan, ano ho ang puntos? 20 double, 40. So pag tinamaan mo itong black or yellow, single lang. Okay? At pag tinamaan mo naman itong maliit na space na ito, triple. So pag 20, ilan? 20 times 3, 60. So it will be added 60. So ima-minus yun doon sa 501. But most of them, we want to hit the bullseye. Pero, Brother Armand, hawakan mo. Sasampo lang, hawakan mo lang ha. Pero, layo ka. Sister Tonette, may insurance ba ito? Boding, ikaw na tumira. Cameraman, dito. Cameraman, okay. So, merong distance para, I think, 5 or 7 feet ata. So, ang intention natin lagi is to hit the highest mark. Tama naman po eh, di ba? Gusto natin, at the age of 30 years old, may bagong sasakyan na tayo, may bagong bahay. And we are planning, and that's good. Pero, ika nga, nasa atin ang pagpaplano pero ang Diyos ang nagpapatupad. Tama ba, Nanay Sita? Kaya gustuhin man natin na mahaba ang buhay natin, eh madeds ka na ng 60 years old, wala tayong magagawa. When God said, time's up and go and die and go to heaven, wala tayong magagawa. Kaya ang sabi ng Bible, to live is Christ, to die is gain. Kaya marami tayong mga set goals, marami tayong plans, ideas, dreams and imagination. We want it to be perfect. Gusto natin na ang asawa natin ay maging mabait. Pero sa isang pagkakataon, nag-aalmusal lang kayo, nag-aaway na kagad kayo. Ano, di ba, na-late ka lang ng pag-uwi, away na naman kayo. Ano, parang North and South Korea. Yung hindi mo lang nabati ng happy mansary, away na naman kayo kagad, gera na naman. Hindi mo lang nabigyan ng bulaklak, at hindi mo lang nabati ng inyong endearment. At there are things that go crazy beyond our capacity. Kaya, sa ating buhay, para tayong naglalaro ng darts. Gusto nating i-hit yung pinakamataas na score or whatever, pero sometimes we miss. Ideally, yung mga gusto natin, kadalasan hindi yun ang nangyayari. Tama mo ba? Yung gusto mo, hindi yun ang ibinibigay sa'yo. Sapagkat kadalasan, ang ibinibigay sa atin is not that what we want it, but it is God want us to have it. Kaya when we aim the target, we want to have a perfect score. Gusto mo maging scholar, gusto mong maabot yung ceiling ng grade, pero na-inlove ka at nagkaroon ka ng boyfriend na walang ka ng focus sa pag-aaral, yari ka sa nanay mo. At merong nag-i-sponsor na mayaman para sa iyong project at sa iyong proyekto. But all of a sudden, namatay yung iyong partner and supporter. How could it be and how would you prepare yourself? Most often, we want to have the perfect 100. We aim the jackpot prize.
Gusto ninyong mapangasawa, tall, dark, and handsome at mayaman. Pero hindi pala mayaman. Maya lang pala. Mayabang. Hindi pala mayaman. Patay tayo dyan. So, katulad ko, ako matagal na ako hindi naglalaro ng darts. Siguro, mga 15 years na. Kasi dun sa school namin, sa PUP, sa Santa Mesa, merong tambayan yung Junior Management Society. Kasama ko si Randall, yung barkada ko na ngayon Christian na rin, nasa JIL. Every time, yun ang pastime namin, pag wala yung mga teachers at dumating na yung checker, alam niyo naman dati, old school eh. Pag 7:30 yung time, dumating yung checker, at hindi dumating yung professor, uwi na. So doon kami nagpapalipas ng oras para masabi ng mga magulang namin na kami ay pumapasok. Scholar ng bayan. So doon hanggang alas 6 ng gabi, at doon ako natutong mag-dark. And also noong nag-OJT ako sa TESDA, mga barkada kong mga matatanda eh. At nandun, nagpupustahan sa likodan. So ako naman, hindi naman ako namumusta. Pero pag lunch break, kasama ko yung mga matatandang empleyado ng gobyerno. Ewan ko ba, mga empleyado ng gobyerno, matatanda. Talagang naghihintay ata ng retirement eh. Oo. So mga kalaro ko doon, mga nagyoyosi, usok. At may mga eskalera pa itong tinatawag eh. Pero we will not talk about it. Basta ang akin lang naisip punto. That when you aim, you want to hit the bullseye and you have only 3 chances. Tatlong darts lang. Alam niyo ba sa buhay na ito, specifically God is so inclusive in the number 3. We have the Father, the Son, and the Holy Spirit. We have the 3 witnesses para ho ma-establish ang isang katotohanan. At meron din yung 3 temptations sa buhay natin, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. At ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay sa ikatlong araw. So significantly, mahalaga ho ang number 3 opportunity sa ating buhay. 1 is enough, 2 is too much, 3 chances is just enough. Pag nagkamali ka sa una, pinatawad ka, 2nd chance, do it perfectly and wonderfully. We only live once, mga kapatid. Kaya, we aim for a better salary. Graduate tayo, nakapagtapos ng pag-aaral. And you are in a sweet by-and-by. Sana tatlo ang anak ko. Pero nung mag-asawa na kayo ng misis mo, isa lang pala ang pwede ninyong maging anak. Wala hong trial and error sa pagpapamilya. Hindi po pwedeng, ay, hindi ka pala pwedeng mabuntis, ayoko na sa'yo. Hindi po pwedeng gano'n. You will endure the pain that you will receive. You cannot avoid it. Kahit anong gawin mo, tatanggapin mo kung ano ang pamilya ng iyong asawa. Kung ang mga biyanan mo ay mahahangin, kailangan tanggapin mo, magdala ka lagi ng lobo para meron silang hahanginan. Totoo yun eh. Yung alam mo, kamag-anak ng misis mo, hindi pa Pasko, namamasko na sa iyo. Bigyan mo ng pamasko. Kung yun ang kanilang kaligayahan, humingi sa iyo, magalak ka. Sapagkat ang nakikita nila, meron ka, kaya sila'y humihingi sa iyo at nakikita nilang kabutihan ng Diyos. Huwag na huwag ninyong pahihindian, lalong-lalo na ang inyong mahal sa buhay. Hello? Matuto kayong magmahal at unahin ninyong ipakita ang inyong pagiging Kristiyano, lalong-lalo na sa inyong mga kamag-anak. Sinong magmamahal sa kanila? Walang magmamahal sa kanila, kundi kayo mismo. Kaya kapag may hinihinging tulong o hinihinging pabor, pagbigyan ninyo. Huwag na huwag ninyong pawawalan, sinasabi ko sa inyo. Sapagkat ang Diyos ay nagsugo ng kanyang kaisa-isa't bugtong na anak para tayong lahat ay magkaroon ng isang pamilya. Isang panganay ang ating Panginoong Hesukristo at tayong lahat ay mga anak ng ating Panginoon. So I'll show you kung gaano ako kagaling sa dart. Hallelujah. So pag na-hit ko yung bullseye, 500 pesos ng 500 pesos ang love gift ko nito, ha? Pero pag hindi, nagalaw-galaw pa. So, you want to hit the bullseye, ano? You have 3 chances. Uy! Hindi ka na, Brad. Pero, that happens. Bullseye na, pero, hinahangin eh, madaya eh.
nalaglag. Di ba? Minsan, may nangako sa'yo, Pastor, ibibigay ko ito sa'yo pag nakuha ko. Pastor, pag nakapag-abroad kami at na-approve ang visa ko, Pastor, nako, Pastor, sa unang trabaho ko, ibibigay ko ang aking sweldo. At dumating ang pagkakataon, nakapag-abroad, nakasampa sa barko, nagkaasawa ng foreigner, pero nalimutan na ang kanyang ipinangako sa kanyang pastor. Mga kapatid, madali yung mangako pag wala pa. Pero pag naroroon na, napakahirap gawin. Pag hawak mo na ang pagpapala, napakahirap ng... Alam niyo mga kapatid, when you pray for a huge blessing, the bigger the blessing, the bigger the responsibility. Pag 100,000 ang sweldo mo, magkano tayo sinopering mo? 10,000. Eh, magpe-pledge ka pa. Pag kinuwenta mo, naku, 80,000 na lang. You always cut short because every time the blessing becomes bigger, the responsibility gets bigger as well. Kaya anong gusto ninyo? Malaking pagpapala, malaking responsibilidad. Eh, pero kung kayo masaya na sa 10 piso, eh, pang 100 pesos lang kayo. At sasabihin niyo, Lord, bless me! Eh, doon sa 10 piso, hindi ka mapagkakatiwalaan. And God will give you another shot. Lord, one more time, grant me the desires of my heart. But sometimes, one more time, you tried and you miss again. And then on the third time, you tried, munti ka na naman. You tried and tried, but it falls again. But never lose your hope. Even though you struggle. Maaring kayo na naririto, mga katatayan, mga kabataan, nag-church kayo pero may bisyo pa rin kayo. It's okay. Because you are part of the progress and the part of the process. Don't feel bad if you hear me saying na, tanggalin ninyo ang bisyo ninyo. Tanggalin ninyo ang pag-iinom at pagsusugal. Pero heto't nagsusugal ka pa rin at present ka pa rin sa saklaan. But I tell you, life is a process. It is a slow cooker. Huwag ninyo kaagad hangarin ang isang bagay na wala ka pa roon. Sapagkat bawat bagay ay may inaayos ang ating Panginoon. We are in the construction business. You are still under repair. And God will fix you. And God will change you on a day-to-day basis, on a time process. Aayusin ka ng ating Panginoon. Kaya when you miss it, don't feel bad about it. When you miss it, try again. But I will not say better luck next time. Ang buhay ho ay hindi paswertihan. Sapagkat ang buhay ho ay hindi tadhana. Ang buhay ho ay nakaatang at nakasalalay sa pangako ng ating Panginoon. Sapagkat kung may swerte, may malas. Pero alam niyo po ba, na ang hangad ng Diyos para sa kanyang mga anak ay pawang mabuti? Kaya kailangang maunawaan mo, sino ang tatay mo? Kanino ka bang anak? Anak ka ba no, kung sino pa man Poncio Pilato o ikaw ay anak ng Diyos? At kung ikaw ay anak ng Diyos, may karapatan ka na magmana ng kaharian ng Diyos. May karapatan ka na tumanggap ng himala. May karapatan ka tumanggap ng higit sa iyong kayang hilingin sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Kaya when you miss, stand up and get back again. Minsan tayo natatalo. Pero huwag tayong maging palalo. When we fail, do not harden your hearts. Because failure is the key to success. Ang sabi ho nung isang aklat na aking binasa, it's really hard for a rich family for their sons and daughters to really have success in their life. Ang isa daw hong ipinanganak sa mayamang pamilya, ay medyo mahirap ang pagkakataon na sila'y magtagumpay sa kanilang buhay. Bakit ko sinabi ito? Sapagkat ang taong hindi sanay sa hirap, walang pakundangang magwaldas ng kanilang mga salapi. Yung walang karanasan ng pagtitiis at paghihirap ay walang pagpapahalaga sa bawat oras at salapi na kanilang hinahawakan. Kaya napakahalaga ho ng kabiguan. Napakahalaga ho na tayo'y dumaraan sa pagkakautang.
Napakahalaga na tayo dumaraan sa kakapusan. Napakahalaga ho na minsan ay kailangan nating magtiis. Sapagkat dito sa ganitong mga kalagayan, ay nakikita natin ang kapasidad ng ating buhay, ng ating kapasyahan at karunungan hanggang saan ang maabot ng iyong 20 pesos. Ninyo lang ko ha. Kaya kung 20 pesos, alam mo kung saan lamang ang maabot nito. Kaya when we receive the pledges, what we have is 312,000 sa max nung tayo ho ay nagkaroon ng dinner chubachu, ano ang ginawa natin, dinner fellowship. We have raised 312,000, a figure, but the actual is short of how many? 80,000 something. Pero anong gagawin natin? Itutuloy ba natin o hindi? O intayin natin na dumating ng kabuuan ay mabuo natin yung ating proyekto? Tandaan ho natin, sa paghihintay, dapat may ginagawa ka. Sa paghihintay, huwag ka lamang nakanganga at nakatambay. Sa paghihintay, hanapin mo ang kalooban ng Diyos at kung meron ng dumadaloy, gawin mo paunti-unti at doon mo makikita ang provision, ang pagsama at pagpatnubay, ang kaligayahan at kagalakan sa ipinapagawa sa inang ating Panginoon. At makikita mo, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon sapagkat yung kakaunti ay may magdaragdag, ay may magbibigay. At doon sa kakaunti, makikita mo ang kapayapaan na ito ay galing at buhat sa ating Panginoon. Alam niyo, galing ito at buhat sa ating Panginoon. Kaninang umaga, as early as 4:30 in the morning, I received a message from a dear brethren in Christ, kapatiran natin sa biyaya ng Diyos. At ang sabi niya, Pastor Kenneth, nangusap sa akin ng Panginoon at nakita ko ho yung post ninyo. Ba may naantig din ho, ano? Nakita ko yung post ninyo sa Facebook. Magbibigay po ako ng 5,000 pesos sa inyong account. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The message in the conviction of God and the voice of God brings clarity. Have you ever considered this? Napakinggan niyo ba ulit ang tinig ng Diyos? Pastor, hindi ko mapakinggan. Ano ba yun? Kasi lakas ba yan ang boses mo pag sumisigaw? Mga kapatid, ang pangungusap ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Because if you do not have the word, God cannot speak to you. Because the language of heaven is the word of God. The language of heaven is when you adapt to the culture of heaven, to the principles of Jesus, to the knowledge and know-how, and how to do this and how to do that. Kasi marami ho ang nakakaalam ng born-again Christian, ng ganito, ng samahan, ng ganitong pangalan ng simbahan. Marami ho ang dumadalo sa gawain, pero hindi nila alam kung ano ang prinsipyo, bakit naroroon sila sa gawain. Kayo hindi nagsisimba para lamang basta maging banal. Kayo hindi lamang basta nagsisimba dahil wala kayong magawa tuwing araw ng Linggo. Kayo hindi nagsisimba para lumago, para lumalim at maging gamit at ambassador ng ating Panginoon. Kayo ang maging bibig ng ating Panginoon sa mga dako at lugar na hindi nila kilala ang ating Panginoong Jesus. You are the representation of our Almighty God. Because those people outside this church do not believe God. I tell you, mga kaklasiko at kaibigan ko, ilang beses ko nang niyayaya sa church, and as if they will just say, titingnan ko at pag may panahon. And yet, do not be wary in inviting people to church. Katulad nung kapitbahay ni Brother Harney, na ilang pagkakataon na inaimbita niya dumalo ng gawain. And then there will be one time na mabubungad sa iyo at babatiin ka ng kapitbahay mo, mga pagsimba nga dyan sa church ninyo. Sapagkat merong naniniwala at merong paulit-ulit na nananalangin na isang araw ang aming buong subdivision ay dadalo sa biyaya ng Diyos. Ang aking mga mahal sa buhay ay dadalo sa biyaya ng Diyos. Sabi nga nung isang kasabihan, not all parks are created equal. Ibig mong sabihin, iba ang Enchanted Kingdom sa Disneyland. Iba ang Star City sa Big Bang sa Alabang. Hindi nyo nalalaabutan yun.
Yung mga batang 80s lang ho yun eh. Big Bang at Payanig sa Pasig. Ano ho, ilan yun ako, ilan taon na ako. Mga 1980s ho yan, yan ho sa Alabang at sa Pasig. Yan yung mga una-unang mga palabas pag-araw ng Pasko. At these theme parks are created different. Pero isa lang ang kanilang goal, makapagpaligaya at makapagpasaya ng mga bata. At pag-araw ng Pasko, ay mayroong katuwaan ng mga mamamasyal. Ganun din ang simbahan. Not all churches are created equal. Some believe in the baptism of the Holy Spirit and some are not. Some believe that God can make a miracle, but some will not. And they say, we are in the 21st century. That's why there are doctors. There are doctors and machines and medicines. Meron nung ganon. At meron naman nagsasabi na sa isang simbahan, dapat manatili kayong mahirap. Sapagkat gusto ng Diyos na ikaw ay walang-wala, tabang-aba, na nagtitiis na talagang lalong ikaw ay nahihirapan, mas nalulugod ang Diyos. May mga ganun nung katuruan. Kailangan ang kaligayahan ay pag ikaw ay nasa langit na. Bawal tumawa, bawal magsuot ng alahas, bawal magsuot ng kwintas, pero yung walang rilos, nagtatanong naman ng oras. Ewan ko ho ba talaga. Meron namang ibang simbahan ang gusto ay talagang purong-purong pag-aaral. Maraming mga talatang itinuturo, maraming isusulat ang kongregasyon. Pero ang tanong, yung mga isinusulat ba nila ay naiintindihan nila? Paano natin mai-apply na ang dagat na pula ay nahati nung panahon ni Moses, paano ito magkakaroon ng functionality sa ating buhay? Simple. Pag ikaw ay nanalig, hindi ka mandaraan sa dagat na pula, yung dagundong at hirap ng iyong buhay na tinatamasa o yung intaning ng buhay na ikaw ay naroroon at nasa isang kalagayan na ikaw ay mamamatay na, ito yung tinatawag na dead end. At pag nanampalataya ka at nagpuri sa ating Panginoon, God will make a way even if there seems to be no way. You will pass through the valley. You will pass through the river. You will pass through the sea. Makalalayak at makakadaan ka. Kaya aking yung sinasabi, there are church who teach about this. There are church who teach about that. Pero dito sa simbahan ito, lagi kong sinasabi sa inyo, pag nagtiwala ka, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Pag umasa ka, ikaw ay tatanggap. Pag humingi ka, ito yung pagkakaloob sa inyo ng ating Panginoon. It might not be in your own terms. But remember, God's ways are different from our ways. And His thoughts are different from our thoughts. Imagine ho ninyo, si Maria ay may boyfriend, si Joseph. They were betrothed. Pag sinabing betrothed na pagkasunduan, na sila'y ikakasal na. At malapit na silang ikasal, pero biglaan baga naman na merong isang anghel mula sa langit pumunta sa bahay ni Maria at sinabi na ikaw ay napili ng Diyos para magdalang tao ng isang tagapagligtas ng sanlibutan. But Mary said, how can it be? I have no sex. I am a virgin. How could it be? At ang sabi ng mensaherong anghel, ikaw ay maglilihi dahil ikaw ay bibigyan ng binhi ng banal na Espiritu. God will overshadow you with mercy and grace. At nung narinig ito ni Maria, she feel comforted dahil alam niya hindi sa kanyang sariling lakas. Pero si Maria assured. Pero paano naman si Joseph na matagal nang nag-iintay ng mapapangasawa at ngayon ay hindi niya mahihipo, hindi niya mahahawakan at siya ay magre-raise up ng isang anak na hindi naman siya ang tunay na tatay. Alam niyo, napakasalimuot ng kalagayan ng isang lalaki.
Para kang naiputan sa ulo noon. Kung titingnan noon natin sa natural, kung hindi yung spiritual ang ating pagaganahin. Because some people will not understand. They will call it weird. They will call it crazy. They will call it insanity. May nabuntes, walang katalik, walang kasiping. Saan ang sperm cell niya? So, ito ho, born in a virgin. Alam niyo, mga tao ho kasi matanong. Ba't iba ang kulay ng mata mo? Sino ang tatay mo? Diba? Alam niyo, minsan, let us be so confused na huwag tayong masyadong chismoso-chismosa. Di ba? Anong trabaho ng tatay mo? Pag hindi nag-o-open, huwag mong itanong. Nakakunti na mo ang iyong katabi. Ganun ka ba? Saan ka nakatira? Ilan ang kwarto ninyo? Wala ka ng pakialam. Ilan ang asong alaga mo? Wala ka na rin pakialam. Di ba? Ba't ganun? But solo lang yung anak mo? Nasaan ang asawa niya? Nasaan ang mister niya? Mga kapatid, this is the thing that I learned in my life. If that person will not open, don't interrogate. Shut your mouth up. Amen? Pag hindi nag-open, ba't solo ka lang? Sino tatay niyan? Ba't ang tangkan niyan? Kanino nagmana yan? Wala ka na pakialam. Masang pag-usapan natin, gustong maglingkod, isama natin sa ushering ministry. Isama natin sa music ministry. In spite of their background, ang mahalaga, naririto sila dahil gustong kilalanin ang ating Panginoon at gusto nilang maglingkod sa ating Panginoon. At kung nakita mo ang isang kapatid na iba na naman ang boyfriend, huwag mo tanongin, nakakatatlo ka na. Hayaan mo siya. Diba? There's something that are awkward. Yung alam niyo, hindi na dapat nating malaman. Kaya imagine niyo yung punto ni Joseph. Sasabihin niya sa kanyang mga kamag-anak, the wedding is canceled. Bakit? Buntis ang aking mapapangasawa. Siguro mga dumbfounded yung kanyang mga kamag-anak, sasabihin, ha, ba't na buntis? Siguro nag-premarital sex na kayo. Sasabihin ni Joseph, with further explanation, no, intact ang aking brief. Walang gumagalaw nito. Pero nabuntis si Maria. Hallelujah. What a crazy question. Pero sa puro totoo, masakit ito para kay Joseph. He planned about the wedding. But the wedding is called off. At sa akin, nung pagkakaintindi at pagkakaunawa sa Biblia, hindi na ho nagkaroon ng iba pang anak si Maria. Dinedicate na niya ang kanyang sarili sa pagpapalaki sa ating Panginoong Jesus. And I believe she remained pure until her death. Eh, ang masama't masaklap, ginawa na rin siyang Diyos ng ibang mga relihiyon. Hindi ho po pwedeng magkaroon ng babaeng Diyos. Ito rin ang sinasabi ko sa inyo, huwag ho kayong maging Filipino style. Minsan kasi Filipino style tayo eh. Magpakalakas tayo sa nanay para lumakas tayo sa anak. Magpakalakas ka lagi sa Panginoon at bibiyayaan ka ng lahat ng iyong pangangailangan. Minsan, gusto natin ng padrino eh. Daan muna tayo dito sa nanay. Sa ina ng laging saklolo. Wala hong ibang sasaklolo sa atin. Walang inang pwedeng sumaklolo sa inyo. Si Jesus lang ang nagsabi, ako ang inyong tagapagligtas. At yun ang nasa Biblia. At yun ang salita ng ating Panginoon. Please don't get mad at me. Mahal ko po ang ating mga kaibigan sa ibang pananampalataya. Pero minsan kailangan nating padaplisan ng katotohanan sapagkat ang pagtutuwid ay nasa paglalantad. Sabi nga sa Bible, open rebuke is better than secret love. Laging may kaibahan. Sasabi nila, Pastor, parehas lang din naman yan. Maaring sa puntong ito'y parehas. Pero sa kaparaanan, maraming kaibahan. Sapagkat iisa lamang ang daan tungo sa ating Panginoon. Kundi siya lamang patungo sa langit at wala nang iba. Kaya, na-cancel ang wedding and Joseph missed his plan. Imagine ninyo, for 30 years, imagine niyo si Jesus naging teenager. Naglaro din ho siya ng, katulad ng mga bata, he lived as a normal person. Yung kanyang divinity naman, nagmanifest lang at the age of 30 years old when he was started being baptized.
Pero hanggang 30 years old, he just walk and listen to the teachers. He just visit the temple and no miracle yet. Wala pang himala sapagkat wala pang encounter, wala pang pagbabautismo. Kaya marami yung sa ating mga mananampalataya, kilala lamang si Jesus sa pangalan, pero walang encounter at walang kapuspusan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Many know Jesus by their lips, but not with their hearts. Dahil kung kilala ninyo ang ating Panginoong Jesus, kayo ho ay mangingilabot sa kanyang kabutihan at kadakilaan at magkakaroon tayo ng banal na pagkatakot sa ating Panginoon. And the Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ako ho'y nalulungkot kapag may mga nanay na lumalapit sa akin, Pastor, ipag-pray niyo po ang aking anak. Bakit? Kasi nakabuntis ang aking anak. Ano ho ang aming gagawin? Sila ho ay nag-aaral pa. Alam niyo, I'm talking specifically sa mga kabataan na naririto. Naririnig ninyo akong paulit-ulit na nagsasabi sa inyo, paalala, babala, nasa huli ang pagsisisi. Huwag ninyong gisingin ang pag-ibig na nagbubunga na ginagawa lamang ng mag-asawa. I tell you this, pag natikman nyo yan, na hindi pa kayo mag-asawa, hahanap-hanapin nyo yan. Kaya nung natikman ni Harney ang buhay ng maisawa, hinahanap-hanap lagi. Kaya nakatatlo na, ewan ko kung gusto niyang tularan ng kanyang Ninong Bernard para maging apat. Pero sabi namin, time out na Brad, marami pa tayong gagawin. Kaya sa darating na February 2020, magkakaroon ng seminar ang mga kabataang may asawa para matuto sa pagpaplano ng kanilang buhay naturally. Amen. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Kaya pag naririnig mo, pakinggan mo. Pag sinasabi na, okay lang naman na mag-boyfriend. Wala, I'm not against having boyfriend and girlfriend. But make sure it will not be a distraction. It will be such an inspiration. At hindi mahadlangan ng paglilingkod, hindi mahadlangan ng pagmiminisi. It's okay to fall in love. I will reverse the book written by Joshua Harris, I Kiss Dating Goodbye. You need to date because that is part of human being. Pero ang mahalaga, alam mo kung anong boundaries. Kung wala kang makikilala, eh sinong aasawahin mo? Di yung poste, mga kapatid. Kaya kailangan, you need to explore, entertain people of your opposite sex para makita mo kung sino ang pwedeng ibigay sa inyo ng ating Panginoon. Nakukuha ko ninyo. Kaya kung sasabihin ninyo, kailangan ang aking mapapangasawa ay born again na kaagad. Hindi ho po pwedeng ganun. Merong pagkakataon na ikaw ang gagamitin ng Diyos. Anong sabi ni Brother Glenn kagabi? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil si Tintin ang aking napangasawa at siya ang naging daan para ako'y makakilala sa Panginoon. Eh ang nangyayari, pagkatapos ng gawain, imbis na dalhin ninyo ang mga syota ninyo, nag-iintay doon sa pabilyon at doon kayo magtatagpo. Kung tunay na pag-ibigan, dalhin ninyo sa church, ipakilala ninyo sa inyong pastor at ipapanalangin ko kayo na kayo ipag-adjust sa tukso. Merry Christmas! Hindi ko ba? Eh kaya nag-iintay doon, text ng text, sigaw naman text. Hindi pa tapos si pastor eh. Naku, tagal talaga dito mangaral eh. Dalawang oras daw to eh, kasi abs, hindi nakapangaral si pastor eh. Nag-alas 12 na. Oh, di ba? Nandun sa Super 8, nakailang siomay na ni Mr. Siomay. Pakitin mo dito, nandun na pinagpapawisan at kumakain na ng alikabok doon sa labas ng Shakey's. Pakitin mo. Di ba? Mga kabataan. Jermaine. Tuli ka na ba? Ayos na. Sagot ko naman yan sa Buffet 101 eh. Ayos na. So, what I'm saying is, di ba, if you will be ashamed of your faith, if you will be ashamed of Jesus in front of other people, God will also deny you. Jesus will also deny you in front of His Heavenly Father. Kaya nga, marami ho tayong namimiss sa buhay because of the lack of foundation, the sure foundation.
Babalikan ko ho, and I would like to zero in before I close. Pag binasa niyo ulit yung Kawikaan, chapter 3, verse 1 to 12, may mga gantimpala ho dito. Ang gantimpala ho sa pagtitiwala sa Diyos, number one, longevity and peace. Favor with God and favor with man. Good health and prosperity. Pag nagtiwala ka sa Diyos, mga kapatid, hindi ka malulugi, hindi ka mawawalan, hindi ka mapapahiya. Pag tinitingnan ko ang aking buhay, simple lang naman ang panalangin ko noon, Panginoon, kung hindi mo man ako bibigyan pa ng bahay, gusto kong magkaroon ng mapapangupahan, medyo masela ng aking request. Panginoon, gusto ko ako ang unang uupa. Ayoko nang meron ng nakatira. Gusto ko bagong apartment, bagong bahay na paupahan, pero ako ang unang gagamit. Ayoko nang may gumamit na. No, masela na, no? Pero alam nyo, yun ang hiniling ko. Yun ang ibinigay ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, hanggang pangatlo lang eh. Dalawang beses akong nangupahan. Sa pangatlong pagkakataon, binigyan na ako ng Panginoon ng sariling bahay. At ngayon, fully paid na ito for the rest of my life. It took me only 5 years para mabayaran ang bahay na ito. Imagine ninyo kung gaano kalaki yung hinuhulog ko noon. Bakit ko kinaya? Dahil lingkod ako ng Diyos. Saan ang galing ang pera? Sa Diyos. Sinong nagbigay? Ang Diyos. Dahil pag nagbigay ang Diyos, gagamit siya ng mga tao na para magdala ng pagpapala at magtustos ng lahat ng iyong pangangailangan. Gagamit siya ng mga taga-ibang dako ng daigdig para matupad ang pangarap na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. Trust in the Lord with half of your heart. Yun bang sabi? With all of your heart. And lean not on your own understanding. Pastor, mahirap ang buhay. Pero meron kaming naging kaibigan ni Brother Bernard, isang attorney na nagtatrabaho sa treasury. At ang sabi niya, mayaman ho ang Pilipinas. Ang problema, ang mga Pilipino ho'y tamad. Sabi niya, given na ho na ang mga politiko'y corrupt. Pero ang problema ho, ang mga tao may trabaho, pero hindi nagmamatch doon sa tamang trabaho. O kung nakakapagtrabaho, ayaw namang mag-upgrade. Gusto nila taga-tatak na lang. Gusto nila driver na lang. With no offense. But you can still upgrade your skills. Pwede kang driver sa umaga at pwedeng nagmamasteral ka sa hapon. Alam nyo, marami yung pwede ka paraanan eh. Eh lagi sinasabi ng iba, maghintay tayo sa Panginoon. 8 years ka nang naghihintay sa Panginoon, ano pa bang inihintay mo? Hindi, Pastor, yung kalooban ng Diyos ang mangyari. Mga kapatid, kung laging yun ang iyong sinasabi, hindi yun ang mangyayari because it will just a cover up of your real issues, real identity. Sa puro totoo, takot ka, tamad ka, at wala kang pangarap. Eh kung sinabi ko kaya sa asawa ko, bahala ang Diyos. At tas kami ay nakatira sa barong-baro. Palagay ko, baka nasira na ulo ng asawa ko. 500 pesos a week budget sa lakas kumain ni Johan ng pagkain, mga kapatid. I could not leave a 500 peso weekly budget nang bibigay sa inyo ng kongregasyon pagkatapos mo mangaral sa kakalang bibigyan ng pera. I could not live by that. I need to live in principle na lahat ng makakasama ko ay pagpapalain ng Diyos. Ang lahat ng magiging connection ko ay para sa pag-unlad at para sa pangarap ng ating Panginoon. Eh ang nangyayari, iniisip natin lagi munang kumita. Kahapon kausap ko yung mga partners natin. At ang sabi ko nga ganun, bago mo isipin muna ang sarili mo, unahin mo muna yung pinapagawa ng Diyos. Dahil pagka nauna mong ginawa yung pinapagawa ng Diyos at ito ay naging maayos at matagumpay, kasunod na mismo ang iyong gantimpala. Kaya ang pagtitiwala, huwag mong unahin ang iyong sarili. Unahin mo muna ang magiging pakinabang sa mas nakararami. Kung pera ho ang pag-uusapan natin, mas uunahin ko ang mas
nakararaming makikinabang. Kaya nga ho doon sa Christmas party ng mga leaders and workers, ito'y gaganapin sa Buffet 101 sa Alabang Town Center. Every year, we give cash gifts para ho sa mga workers. Kaya ho, huwag kayong magdududa sa inyong pagkakaloob. Ginagamit ho ito natin ng wasto. Kaya yung ngayong Christmas party ng mga workers, 50% will be shouldered by the church para yung mga nagsikap, naglinis, at naglaban ng inyong mga inuupuan ay pwedeng mabundat sa December 23. Sapagkat ito naman ang panahon that they will be appreciated. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung po pwede nga lang, ilibre na natin eh. Di ba? Kung po pwede lang, 47,000 lang para sa 70 manggagawa. Pero because we fall short because of this project, but I will aim again, although I miss with what I'm aiming. Next year, baka po pwedeng lahat ng worker naka-check-in sa Manila Hotel. Kaya maglingkod na kayo. Kaya Brother Robert, Sister Erica, magpabaptize na kayo para kayo magamit ng Panginoon. Para next year, I do not know. Pero pag gumawa ang Diyos, laging mas malaki kaysa dati dahil hindi umuulit ang Diyos ng maliit na pagpapala. Laging pataas ng pataas at paangat ng paangat. And then lastly, this word is the most neglected word. We focus on the blessing, we focus on the reward and the favor. We focus on the fruit of the things of what we have. Pero ito hong factor na ito ang madalas nating nalilimutan. That word is janan, guidance. Pag walang guidance, hindi hahaba buhay mo. Pag walang guidance, walang pabor ng Diyos. Kung walang guidance, walang kalusugan. And sabi diba, a merry heart doeth good like a medicine. Kaya kapag ka lagi kang puot na puot at galit na galit sa iyong kapwa, sa iyong biyenan, sa iyong mahal sa buhay, hindi ka magkakaroon ng malusog na pangatawa. Kahit bilhin mo na lahat ng gamot sa Mercury, walang ibang dakilang manggagamot kundi ang ating Panginoong Jesucristo na may pangako na ikaw ay pinagaling na sa dugo at mga latay ng ating Panginoon. Kaya mong paniwalaan na malusaw ang bato sa iyong abdo. Kaya mong paniwalaan na maalis ang butas sa iyong baga. Kaya mong paniwalaan na mawala ang arthritis sa iyong katawa. Kaya mong paniwalaan ang lahat ng imposible sapagkat dito eksperto ang ating Panginoon na sa Kanya ay walang imposible. So when you have this guidance, mga kapatid, you will acknowledge Him and He will direct your paths. Guidance is an instruction. Guidance is a direction. Kaya in all your ways, huwag ninyong gagawing huli ang payo ng pastor. Huwag ninyong gagawing huli ang payo ng salita ng Diyos. Unahin niyo siya. At pinapayuhan ko kayo ang lahat ng bagay ay magiging wasto. At ang isa pang susi, mga kapatid, ay pagbibigay. Unahin natin lagi ang ating Panginoon. Whether, hindi naman ho kayo nagkakasala kung hindi ninyo masusunod ng 10% eh. Walang problema doon. Ang nangyayari, hindi ka nakakasunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Ang sabi nila, old covenant na yan. Mga kapatid, pag wala ang old, hindi darating ang new. The new covenant is the new version na kasama lahat ng ipinag-uutos. Pag nasa New Testament ka na, mas magaan na ang pagsunod sa pagkadala mo na nasa iyo ang banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, if you feel down and lost, and you are not happy this coming Christmas, at sasabihin mo, hindi ata masaya ang Pasko ko. At sasabihin ng iba, hindi naman ito ang tunay na Pasko eh. Dahil winter ang panahon ngayon, hindi pwedeng ipanganak si Jesus sa Sabsaban. Dapat medyo parang summer ang datingan. Alam niyo ho, ang nagdi-discredit ng Christmas celebration, mga Kristiyano din. Sasabihin nila, wala nang Pasko, hindi naman totoo yan. But what matters most is not the day, it's not the hour, it's the person who we celebrate. Dahil kung walang kapanganakan, walang kamatayan. At kung walang kamatayan, walang pagkabuhay na maguli. Kaya the birth of Jesus is very important.
It is was His love that loves us even though we are unlovable. Siya ang unang nagmahal sa atin kahit hindi tayo kaibig-ibig. Wala hong bagong taon kung walang Pasko. Anong titingnan natin na bago sa bagong taon kung wala ang pangako? Ba't tayo magiging positibo sa 2020 kung wala sa atin ang kapanganakan at biyaya ng ating Panginoon? At kung paniniwalaan ninyo na si Jesus ay ipinanganak sa December 25, ito ho ang napakagandang mangyayari sa ating buhay. Dahil kasama natin ang Diyos, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Kaya ang bagong taon ay magiging bago dahil sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Bago ang bagong taon dahil sa bagong dugo. Hello? Dahil sa bagong dugo at biyaya ng Diyos. Stand up to your feet and let us thank God. Although I miss, although I fall short, although I falter, although I doubt, I still have another chance. Jermaine, paki-flash nga sa Micah chapter 6, verse 8. Ano daw ang nire-require ng Diyos for us to have? To do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Micah 6, 8. Ito ho ang nire-require ng Panginoon. Magi tayong makatarungan. Mahalin ang mga naapi. Ibigin ang mga balo katulad ni Sister Cora. Hindi ninyo narinig. Hindi naka-amen si Sister Cora. Malalim ang iniisip. Bigyan ng pamasko yan mamaya. Hallelujah. Sister Jenny, ikaw nang bahala mamaya sa mga kababaihan. We might miss our targets. We might not hit the right numbers. Practice, develop skills and talents. Sa pagsasanay ho, lalo kang humuhusay. Noong unang mga pagkakataon na ako'y unang nag-officiate ng ikakasal, ang unang akin hong parokyano ay si Chrissy May at saka si Harney. Medyo ninenervyos ako. At saka si Harvilin. Pero, nung nakakasampu ka ng kinakasal, ano na eh, chicken na lang, mani-mani na lang. You just interact. Madali lang pala. Kaya ganun din ho ang buhay. Akala nyo mahirap manampalataya. Akala ninyo mahirap manalig. Akala ninyo mahirap magbigay. Madali ho ito. Kung ito'y palagi ninyong paulit na gagawin. Do not be weary in doing good or do not give up. Maaaring yung inaasinta mo hindi mo matamaan or it might change direction. Di ba? Gusto mong asintahin. Pero dahil nanay, nagpa-plancha ka, naguhugas ng plato, naguhugas ng puwit ng anak mo, naglilinis ng bote, napapasma ang kamay mo. Kaya yung gusto mong damit na bilhin sa SM, sa department store, window shopping ka lang, at hindi mo masabi sa mister mo, at lumagpas ng birthday mo at anniversary, hindi ka pa rin maibili ng slimming tea, pero nanginginig-inig ang kamay mo. Hindi mo natamaan dahil nanginginig at medyo pasmado na ang iyong kamay. Don't worry. Napasma ka dahil sa pagmamahal mo sa iyong sambayan. Napasma ang iyong kamay dahil naglingkod ka sa iyong asawa. Napasma ka dahil ikaw ay nagmamahal sa iyong anak. At tandaan mo, dahil sa pag-ibig na iyong ginawa sa iyong pamilya, gagantimpalaan ka ng ating Panginoon. Hindi pwede na ikaw ay hindi makaranas ng biyaya ngayong Paskong ito. Kaya when you try it again, you will hit the mark. You will hit the prize because you are not running aimlessly. You are running in grace. You are running in grace. And you will finish the race. And you will fight on. Fight the good fight of faith. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage that continues that counts. Sa Micah 7 verse 8. Oh my goodness. This is a redemption. Micah 7, 8. Rejoice not against my enemy. Akala ng biyanan mo, walang napala sa kanya, walang napala sa iyo ang kanyang anak.
Akala nila, wala kang kwentang bayaw. Akala nila, wala kang kwentang anak. Sino ba naman ang pwedeng magbigay ng value sa atin? Hindi ang tao. Hindi ang inyong guro. Hindi ang inyong kamag-anak. Hindi ang inyong kapitbahay. Hindi ang inyong kaskwela. Ang may karapatan lamang na magbigay ng halaga sa atin ay ang lumikha sa atin. At ito ang ating Panginoon. Hear this. They might be rejoicing because of your sufferings and your losses. They might be rejoicing because you are in a broken family. But I tell you this, rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall rise. And when I sit in the darkness, the Lord will be my light and my life. He is my salvation. He is my rock. He is my bulwark. He is my fortress. He is my king. He is Lord. Just lift up your hands. We're about to close. It's okay you missed the target. It's okay that you're still single. It's okay you're a single parent. It's okay that you're a widow. It's okay na wala ka pa ring bahay ngayon. He made all things beautiful in His time. Oh, Jesus. Oh, God. Speak to your servant. We're listening. Speak to your servant. Move in our midst. Oh, God. We want to hear your voice. We want to hear your voice. Speak to us. We are your people. Speak to us, Lord. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Awitin natin the goodness of the Lord. Yeah. The goodness of the Lord, Jeremy. Hallelujah. You are good.